dahil sa katotohan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in the hand. Yung ikadalawang tanong ko, brother, sa Latin rite, yung Eucharistia, ng paano natin ginawa, bakit hindi natin iniinom yung chalice, brother? Bakit yung pinutusulo lang, brother? Yung isang tanong ko na hindi ko talaga mapalimutan. Mo pa alam. Tradition ba yun or biblical ba yun? Biblical yan. Actually, mayroong apat na rason sa Catholic theology. Apat na reason. Tandaan mo to palagi. Aralin mo to para maisagot mo to sa iba. Kasi isa yan sa ginagamit nilang dahilan, no? Na piki yung pagtatanggap natin sa Eucharist. Kasi sabi sa Bible, kanin at inumin. Ba't sa inyo, pinapakain lang, ang pari lang ang umiinom. At sinasabi pa nila na pari lang ang nalalasing, no? So, makiri talaga yung ginagawa nila sa ebanghelyo. That is, tandaan natin, ebanghelyo po yan, no? Huwag nating gawing katatawanan yung ebanghelyo dahil magkakasala po tayo ng sakrilihiyo yan. Una, kapatid, ang turo ng simbahan dyan dahil sa apat na mabibigat na rason. Mayroong apat na rason kung bakit Eucharist na lang ang tinatanggap. Una, economic reason. Pangalawa, hygienic reason. Tatlo lang pala. Economic reason, hygienic reason, at theological reason. Okay? Economic reason. Tandaan natin na ang wine na ginagamit dyan ay hindi mumurahin na wine, bro. Purong wine talaga yan. Walang preservatives, kaya mahal yan. Tama? Ngayon, ang hula ni Malakias mula sa sunset, mula sunrise hanggang sunset, gagawin ang pag-aalay. Ibig sabihin, mula alas 5 ng umaga hanggang sa ating gabi yan. Sa mga katedral natin, ganyan ang misa, no? Based sa hula ni Isaias, at Katoliko lang ang nakatupad sa hula na yan, na magkakaroon ng alay from sunrise to sunset. Katoliko lang. Kaya nga, sa katedral natin, lalong-lalo na paglinggo, mula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang misa, kada oras, tama? Tama. So, ibig sabihin, dahil oras-oras nagmimisa ang simbahan, kinakailangan painumin mo lahat ng tao kapag nagsisimba. No? Napakamahal ng wine, bro. Napakamahal ng wine na ginagamit ang simbahan. Karamihan pa ng mga Katoliko, nagbibigay man, piso-piso lang. Kasi wala namang 10% sa simbahan, eh. Tama? Tama, brother. Ang iba pa nga, hindi nga nagbibigay, eh. So baka maubos ang pundo ng simbahan sa dami na nagsisimba linggo-linggo. Isipin mo yan, ang volume ng tao ng Katoliko pag nagsisimba, ang dami. From 5 a.m. to 10 p.m. yan. Puro palagi ang mga katedral yan. Saan kukuha ng pambili ang simbahan mo, kung lahat na lang ng Katoliko ay paiinumin, di ba? So, isa yan sa nakita ng simbahan, ang economic reason. Pangalawa, hygienic. Hygienic reason, kasi lalong-lalo na, bro, nung nagka-COVID, delikado. No? Na isang kupa lang yan, eh. Paiinumin ang lahat.
anong mangyayari? Eh kung may COVID yung isa, di nagka-COVID na lahat. Mm, tama, brother. Eh, hindi tama. Naman pwede, hindi naman pwede, bro, na bawat Katoliko magdala ng baso ay parang na kayong nagtatagay diyan sa simbahan. Tama? Tama, brother, tama. Oh, pangalawa 'yan sa nakita ng simbahan kung bakit kahit hindi nakatawan. Pangatlo, theological reason. Theological reason, bro. Pag bumili ka ng karne sa merkado, bro, yung karne na binili mo, may kasama bang dugo o wala? May kasama. Hmm. Kasama ng dugo doon. Kaya nga, si Panginoong Hesukristo nung sinabi niya to sa John 6, napakalinaw ng sinabi niya sa 50-51. Sa 50-51, narito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi mamatay. Sa 50, bro, sinali ba niya ang dugo or okay na yung tinapay para sa buhay na walang hanggan? Ah, okay, brother, nakita ko na. Sige, okay. Di ba? Tinapay, oh, sapat na yung tinapay. Okay. Even his flesh is very enough para magkaroon ka ng buhay ng walang hanggan. Mm. Di ba? Tama, brother. Yung sinasabi nila na sa Matthew 26:26 at sa Lucas 20:22-19-20 na bakit pinainom doon ang mga ano? Because of the audience. Tingnan mo kung sino ang audience. Sa Matthew 26:26 at sa Luke 22:19-20, sino ang kaharap niya doon? Mga apostol niya, di ba? Mga pari. Mm-mm. Kaya sinabi niya, gawin ninyo ito upang pagpapaalala sa akin. Kaya yung gawain yun, referado yun sa mga pari. Para gawin ng mga pari yun. Kaya nga sa mga misa natin, ginagawa ng pari yan. Breaking of the bread at yung consecration of the wine. Para maging tunay na dugo. So, sinabi ng Panginoon yun sa mga pari, para gawin, para alalahanin. Nakuha mo? Oh, brother, kuha ko yun. Pero sa John 6, sino ang audience niya? Mga tao. Mga tao. Dalawang audience ang sinabihan niya eh. Mga pari at mga tao. Anong sinabi niya sa mga tao? John 6:50. Ang sino mang kumain ng aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So even pala katawan lang ng ating Panginoong Hesukristo ating matanggap. It's more enough to have eternal life, kapatid. Kaya nga 1 Corinthians 10:17 St. Paul, sabi ni St. Paul dito sa mga tao, ang kanya lang ebanghelyo dito. Kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan at kahit na tayo marami sapagkat nagsalo-salo tayo sa isang tinapay, tinapay na lang pinagsasaluhan nila. Wala namang wine dyan eh. Mm, tama, tama. Diba? Oh, so, hindi nila naunawaan ang ano talaga, ang scripture. Hindi nila naunawaan. Nagbasa lang sila ng isang talata, tapos nagbigay na sila ng sarili nilang paliwanag. No? Again, ang Matthew 26:26-28 at ang Luke 22:19-20, ang kaharap niya doon mga pari. Kaya sinabi niya sa Luke 22:19-20, kung basahin mo sa Luke 22:19-20, specific ang kanyang sinabi kasi utos niya yun sa mga pari. No? 22, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sinasabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayun din naman, dumampot siya ng kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. So napakalinaw dito ang kanyang specific na utos, gawin ito para pag-alaala sa kanya. Sino ang sinabihan niya dyan? Mga pari. Kaya nga ang mga pari, ginagawa yan pag breaking of the bread at pag consecrate sa wine. Kasi yan ang utos sa kanila. Pero pagdating na sa implementation, pag implement na, John 6:50, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang sino mang kumain ng kanyang katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So enough na, in theological reason, enough na ang bread na magkaroon ng life eternal. Kasi nga, sa bread, that is flesh, may kasama na rin yung dugo, kapatid.
Bro Jun Ri. Yes, Bro Jun. Ang mga maraming nag-aano dyan, yan ang tumutulig sa mga sa simbahan. Bakit daw si Father lang umiinom ng ano, no? So, ang mga apostol, hindi naman ginawa yan, eh, no? Gawa dos nga, bro, 40, gawa chapter 2, bro. 46, bro. Acts 2. Mga apostol, tingnan mo kung nag-ano sila, kung nag may nag-ano ba sila ng ano, ng wine. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Tinapay lang talaga dyan. At anong 47, anong ginagawa 47. Nila? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Kaya nga itong mga nag-aano na walang breaking of the bread, hindi yan ang tunay na pagsamba, no? Marami ngayon, 'di ba, sa mga ano lang, parang concert venue lang, walang church. So nangyayari doon, praising God and ano, praising and music 'yon. Walang ano doon, walang worship doon. Ang worship kasama ang pagpipira-piraso ng tinapay. Walang binanggit diyan ano, tandaan mo kapatid, ang tinapay ba kasama ang katawan ba kasama dugo? Yes, Brother Windows, Brother Angels, nakita niya ganina, oo. O, oh, diba? So, exactly, no? Yun ang ano doon. Kahit sa si Apostle Pablo, bro, sa chapter 7, verse, ano, gawa 27. So, nagtira-piraso lang din siya ng tinapay. 20 verse walang 7. So walang ano yun, walang, yun po yung pwede mong ipaliwanag, no? Dahil nga dun sa economic reason, paano mong papainom? May 1,000, 2,000 nagsisimba, brother? Paano oras-oras yun, Brother Angel, oras-oras. Tama. Oras-oras pa yun, no? So, yun po kapatid, ang tandaan po natin, yung pinakaano doon, yung economic reason, hindi, yung sinabi niya yun, sinabi niya sa mga alagad niya. Siyempre, alam naman ng mga alagad, kahit sila, hindi naman lang nila kayang pakainin, painumin ng alak ang mga tao. Libo-libo rin noon na na-convert eh, sa ano. So, yung po yung mga dahilan, no? Theologically, ang katawan ay nandun din yung dugo noon. So, pareho lang po yun, kapatid.